Janundin si teka muna, akin muna pong bigyan ng pansin pala. Ito pong nagagalit doon sa akin na mga nanonood doon sa aking live noong nakaraan. Nalalan niyo po na mayroon po akong tinalakay na isang broadcaster sa kabilang himpilan po 'yan. Tinalakay ko po kasi 'yan dahil po kaya ko tinalakay yan siya na sinasabi ko na baka pag-uwi mo sa inyong bahay ay ikaw ay baka mamaya ibatuhin ka na ng takip ng kaldero, plato, sandok, kutsara. Baka ikaw ibabatuhin na ng misis mo kapag nalaman. Wala pa naman akong pinangalanan dito kung sino siya. Kung sino siya, wala akong pinangalanan po dito, mga kabigwas. Kaya ngayon ay mayroon pong mga comment doon na nako baka masira ka diyan na bigwas. Hindi ko po ikasisira 'yan. Bigwas. Alam niyo kung bakit? Yung taong 'yan, siya yung gumawa ng memes sa akin. Siya yung gumawa ng memes. 'Yan sa kabilang himpilan, magaling 'yan sila eh. Minsan pa nga nagbabayad 'yan sila ng mga IT. Ganun din yung amo niya eh, yung dating gobernador. Papakalat na yan sila dito ng mga trolls, mga IT. Gumawa sila ng IT, nandito nga sa akin, nakasave eh. Gumawa sila ng memes para sa akin. At inumpisahan nila akong birahin para madidiskaril o masisira yung aking purma sa pagtatalakay, lalo na po sa kaso ng Liubert case, ha? Na may kaugnayan doon sa Jubilin case. Yan po, isa po yan sa mga aking tinalakay, nakikialam po yung taong yan. Sa totoo lang, kompleto na ako. Nandito na yung interview, nandito na yung voice clip, nandito na yung interview sa kompleto na. Pero hindi ko po ilalabas yan dahil hindi pa po napapanahon. Ganun po ako, hindi po ako katulad nilang tanga na kung anong hawak, labas agad kahit mali. Ito sa akin hindi. Hinahanay ko ito sa tamang panahon. Una, uukol. Wala pong pagkakaiba ito sa pagka ikaw ay mananamit. Iba ang damit pang tulog, iba ang damit pamasyal. Ha? Hindi yung damit mong pang tulog, gamitin mong pamamalingki at pamamasyal. Magkaiba po yan. Ito pong sa akin, napapanahon pa. Ay itong taong ito, nangahas itong banggain ako para suportahan ang kanyang amo. Iniisa-isa ko na, sa totoo lang, nag-message na nga yan doon sa babae na ano pa talaga ang gusto ninyong mangyari. Gagamitin ka lang ni Bigwas. O, alam ko namang nakikinig ka ngayon eh. Di ba sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo pinakikialaman. Ang kaaway ko yung amo nyo. Sinabi ko naman sa inyo yan, hindi ako nagkulang. Pero sinubukan ninyo akong banggain. Hindi nga ako natatakot bumangga sa mga gabinete ng Malacanang, nasa Maynila pa ako. Ikaw pa kaya? Diba? Nagbabala ako sa inyo. Sinubukan ninyo akong banggain. Nagpahapyaw lang ako, hindi pa kita pinangalanan. Pero pati yung message mo sa babae, anong gusto mo mangyari pa? Ano bang gusto ninyong mangyari? Ano bang gusto mangyayari? Magpakatino ka. Kung magpapakatino ka, sigurado, hindi ko ilalabas to. Pero kung patuloy yung panggagago ninyo sa mamamamayan, ay labas mo lahat yan. Kaya nga ako, hindi ako nakikialam. Ilan bang himpilang kalaban ko rito? Di ba isa lang? Yung kasabwat ng mga kalukuhan? Pag sinabi kong tumigil kayo dahil amo niyo yung kalaban ko, hindi kayo. Eh kung gusto nyo ko hamunin, labas ko to. Kung hindi pa kayo mga gago, alam ko empleyado lang kayo. Ang kalaban ko amo ninyo. Magayos-ayos kayo. Ngayon sasabihin ninyo, sabihin ng mga supporter ninyo dyan, masisira ka dyan. Anong masisira? Sila nga ang gumagawa ng paraan para masira itong aking pagbubroadcast, pagtatalakay sa mga kaso ni Liubert. Sila ang gumagawa. Eh ngayon kung ayaw ninyong, hindi nyo nagugustuhan, di huwag ka manood, hindi ka naman kawalan sa akin.
kailangan. Kahit hindi ka manood, mayroon naman akong ere dito. Mayroon naman ako sa radio station ko. Ngayon kung pag nakikinig ka lang sa radio, patayin mo radio mo. Para hindi ka masaktan. Inaayos lang natin. Ha, inaayos lang natin ito. Kaya ako nagbabala sa inyo. Sinasabi ko lang naman, ang diwindi lang at saka yung adik ang kalaban ko dyan. Kahit sa lahat ng himpilan. Alam ninyo yan, pero pag nakikisawsaw kayo, inatan ninyo, wala kayong baho. Yung mga pulis na gumagawa ng hindi maganda, ingatan ninyo, baka mamaya ilang babae yung tinutuhog ninyo dyan. Hindi naman lahat ng pulis ha, mababairo. Baka mamaya lulutang dito yan, madiretso ko kay sa ombudsman. Ito po mga kabigwas, yan po ang isa po sa mga binigyan ko lang ng highlight itong ano na ito. Dahil may nagagalit sa akin. Baka daw masira na lang. Meron pang mga taga, naku, tumigil-tigil kayo. Sa tagal ko na sa industriya kong ito. Binabati ko rin po si Nerissa de la Cruz, Yamasita ng Japan. Ganon din kay Michelle Morris ng USA. At ganon din kay Carmelita Ordono ng Kuwait. Ayan ha. At ganon din kay Willie Sagrado ng USA. Rosemary ng Kuwait. Nandiyan din si Rosemary ha. At saka si Libra T. Dai July ng Japan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ganon naman din kay Lin Angkog ng Kuwait. Lin Angkog, ganon nangyari sa'yo. Okay. Ganon din si Inlimi Villamor ng Bangkaw. Ay, binabati daw niya si Makmak Pablo, Coach Oli, Spencer, Chris Ulo, Jake Magnus. Talaga namang ayun, mga naka-live ngayon yan. Mga vlogger na matitino yan. Hindi ko pa nabanggit yung iba dahil hindi ko pa masyadong napapamilyar. Pero hayaan nyo. Ganun din kay Marilyn ng Japan. Ay, kumusta ka na, Ma'am Marilyn? Yan. Ima Makairan ng Spain. Spain at ato eh. At Evangeline Akili ng Florida, USA. Mabuhay po kayo dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun naman din kay Bibian Bundok. Ha, dito lang ito sa Palawan. At ganun din si Andang Maniha. Yan ha. At saka si Jimmy Olpos. Ha? At ganun din kay Grace Ramos Masiglak ng North Cotabato. Nanonood po sila ngayon.